Yan po yung mga kailangan natin. Simple lang po ang pag-change oil. Kaya panoorin nyo para matuto kayo. Jara! Hello mga Kadrong Kadas. Hello everyone. Nandito po tayo ngayon para i-change oil itong Aerox 155. Pasensya na kayo sa gupit ko. Medyo napa-ikli. Pero pogi pa rin. Ituturo ko sa inyo paano mag-change oil ng Aerox 155. Mag-change oil tayo ngayong araw na to. Ang natatakbo niya is 5,000 na higit na. Kaya kailangan na siyang i-change oil. Tara, samahan niyo ako. Ito po ang ating Aerox 155. Yan po yung natatakbo niya, 5,236. Dapat na i-change oil ko na siya nung 5,000 kasi every 1,000 kilometer pag nag-change oil ako, kaya lang wala ako nabiling langis dahil naubusan na. Out of stock sa Yamaha. Eh ngayon nakabili ako kaya pwede na natin sa i-change oil. Ito lang po mga gamit na kailangan natin. Kailangan natin ng plastic container para sa lalagyan ng langis. Tsaka Yamaha lube na blue core pang motorcycle. Tsaka combination wrench na 12mm. Tsaka kailangan po natin ng embudo para pag sinali natin yung langis hindi siya tatapon. Tsaka pambunas na rin. Yan po yung mga kailangan natin. Simple lang po ang pag-change oil. Kaya panoorin nyo para matuto kayo. Ito po ang unang step natin. Dapat medyo mainit yung makina. Kaya kung malamig, painitin muna natin ng 2 minutes. Pero galing ako sa biyahe kanina kaya hindi ko na siya painitin. Mainit na siya. Pangalawang step, hanapin natin ang drain plug. Ito yung drain plug. Iluluwagan natin ito ng 12mm na close range. Dapat close range siya para hindi siya bumilog. Ang pihit niya is clockwise. Medyo matigas siya. Yun. Yan mga drogadas, mga katolits, maluwag na siya. Pwede na nating patuloyin yung langis. Hanggat mainit na yung makina para tuloy-tuloy ang tuloy niya. Dito natin gagamitin yung plastic container pagka pinatapon natin yung langis. Ayan mga katolits. Maluwag na yung drain plug niya kaya pwede natin kamayin. Ingat lang kayo dahil mainit-init yung langis. Baka mapaltos yung balat niyo. Ito yung langis niya. Medyo maitim na. Antayin lang natin siyang tumulo hanggang sa maubos na yung patak niya. Tapos tanggalin natin itong dipstick niya para may pumasok na hangin. Kasi kapag walang hangin, matagal yung tulo ng langis. Ito po. Ito yung dipstick. Ayun mga katolits, tumutuloy yung langis niya.
Ang ilalagay nating langis dyan, lamalub, yamalub. Hindi siya pwedeng sumobra sa 900 or bumaba sa 900 cm. Kasi pagka nasobra na siyang langis, maghahanap po ng breeder yan, doon tatapon ng langis. Kaya kailangan sakto lang yung langis niya. Ayan mga katolis, patuloyin muna natin siya ng husto para yung maruming langis mawala. Mas maganda pong mag-change oil ng 1,000 kilometers ang natatakbo, ang mileage niya, para yung makina natin hindi mabilis masira. Mas maganda kapag laging malinis ang langis, dahil nandiyan ang buhay ng makina natin para tumagal. Simple lang po mag-change oil. Kaya hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga kasa o mekaniko para magpa-change oil. Ayun mga katolis, patak-patak na lang. Ayun, patak-patak na lang. Ayun mga katolis, ito yung drain plug na tinanggal natin para tumapo yung langis sa makina. Ito po yung dipstick. Linisin lang natin siya ng konti para kapag nilagay po natin malinis. Mas maganda kung tissue ipang linis natin para yung langis nasisipsip ng tissue. Tsaka natin ano na ng basahan, punasan ng basahan. Yan, medyo malinis na po siya. Kaya kung mapapansin nyo mga katolits, ang kailangan na langis na ilagay lang natin is 900 cm cube. Pero dito sa lalagyan ng Yamalub is ayan po. Bali ito eh, ano, 1000 ml po itong langis ng Yamalub. Gamit ko Yamalub para yung specification ng makina na blue core na dito sa langis. Kaya kung Yamaha blue core ang motor nyo, ganito na rin ang bilhin nyo para yung specification ng langis tama doon sa makina ng motor natin para sa Yamaha. Babawasan ko po siya ng konti kasi 1000 ml siya. Ang kailangan lang natin 900 ml. Buwasan ko lang siya ng konti. Ayan mga katolits, 900 ml, binawasan ko na siya ng konti para pag sinabi natin sa makina, sakto na siya 900 ml. Tingnan po natin kung okay na, kung hindi na siya pumapatak. Ayan mga katolits, wala na. Hindi na siya tumutulo. Yun, wala na sa tulo. Punasan lang natin sa mga tissue para medyo malinis. Ibalik na natin ang drain plug para pag nilagay yung langis sila siya tumapon. Ang pit naman nito is counterclockwise ang pasipit niya. Ayan. Counterclockwise. Pag sinigipan nyo, dahan-dahan lang. Huwag nyo pupwersahin. Mahirap pag naputol itong tornilyo. Papamasin siya pa tayo. Yung sikip niya, medyo tansyahin nyo lang. Ayan. Yan, okay na po yan. Yan mga kapatid, lalagyan na natin itong langis sa dito po natin gagamitin itong imbudo. Kasi pag walang ganito, mahirap po ilagay itong langis. Kaya kailangan mayroon imbudo. Dito ay mahirap kong maglagay ng langis. Ganyan mo yung posisyon.
kapag aerox yung motor niya, gawa na lang kayo ng improvise na imbulo na lang po na mayroong hose para pag sinali natin itong langis, hindi siya tumapon. Pork na nagigay itong langis na nabili ko sa Yamaha Blue po. Ito ang mga katori. Mas maganda kung lagi tayo nagpapalit ng langis para iwas maintenance. Pag hindi natin nilagaan yung makina natin, lalo lang tayong gagastos ng malaki. Baka mauwi lang sa overall yung makina natin. Itong dipstick nga pala natin, meron tong o-ring. Dapat lagyan natin ng langis para pag sinikipan natin, hindi siya mawala sa alignment, madulas siya. Ganyan lang, lalagyan lang natin siya ng langis sa gilid. Para pag sinara natin, suabe. Hindi masira itong o-ring. Tatanggalin ko na. Tignan yung langis na pinagtanggalan. No? Sobrang itim na. Medyo may parang ano na siya. Parang maaligas-gas, may buwa-buhangin. Kaya importante mag-change oil tayo every 1,000 km. Ngayon, mga Katolits, i-start natin siya. Yun. Bali, i-change oil ko siya, mga Katolits, sa ano. Pagdating niya ng 6,200. Ayan mga Katolits, tapos na tayong mag-change oil. Okay na naman ang tunog ng makina ng aerox natin. Pwede na naman i-biyahe. Patay na natin siya. Ayan mga Katolits, tapos na po tayong mag-change oil. Ganun lang po kasi yung mag-change oil. Kaya kung ayaw yung gumastos, mag-DIY na lang kayo. Madali lang naman, basta sundin nyo lang kung napanood nyo yung mga step na ginawa ko, gayahin nyo lang yun. Pwede naman kayo gumamit ng ibang langis. Basta siguruhin nyo lang na pang 4-stroke na motorcycle kung yung motor nyo ay 4-stroke. So mga Katolits, hanggang video lang po tayo. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo at saka hit the button bell para updated kayo sa susunod naming video. Salamat mga Drongkadas. Hanggang sa muli.